Hello, magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon ng ating special episode ng Straight to the Point, kung saan sasagot po tayo straight to the point sa mga punto por puntong mga issue patungkol po sa atin. At sa mga bago pa po sa aming channel, please po hit the subscribe button at the notification button para sa maging notified po kayo sa lahat ng mga video na aming i-upload sa channel na ito. So, hindi mo tatagalin, simulan na po natin. Okay, so ayan po, simulan na po natin ang ating pagtalakay sa mga atake ng isang dating CFD na ngayon ay initira kami dahil sa sobrang inggit niya. So, ito tinapon natin ano? Ang isa pa sa mga video niya na ating pag-uusapan. Narito. Eh, bas, trinumble ni Father Darwin. Baka meron pa dyan extension na gift of thanks ministry o prophecy ministry o discernment ministry. Lahat na yata. Okay. Bakit daw nirumble ni Father Darwin? Nung una, walang nirarumble si Father Darwin. Ang healing is part talaga ng deliverance prayers. Yan ha, part siya. Deliverance prayers, ginagamit yan ng mga exorcist. Exorcist, gumagamit ng exorcism prayer at gumagamit din ng deliverance prayer. At sa deliverance prayer, kasama dyan ang healing prayer. So, hindi yan rumble. Talagang napapaloob dyan. Pangalawa, sabi niya, baka daw, nagtuturo daw si Father Darwin ng gift of tongue. Mali. Ito isang prueba na itong si Abing Itamundok, talak ng talak, hindi naman nagre-research. Yung natanong ko na po kasi ito dati, bro, kaso yun nga, sabi ko nga noon, parang hindi talaga kumano mapakaliba. Itong tungkol, ito bro, sa may speaking of tongues. Kunting na natin ang aral ng simbahan tungkol sa speaking of tongue, no? Ito po ang pahayag. Okay? Basahin natin, no? The gift of tongues. The gift of tongues is an extraordinary gift. Sa mga theologian ito ha, gift of the Holy Spirit. According to theologians, it is not the ability to speak different languages. Rather, it is the ability to understand in different languages while speaking another language. Language talaga. This gift is meant to break the language barrier as reversal of what happened in Babel. So, if someone starts babbling, yung ginawa ni Kibuloy, no? Babbling, gibberish words without anyone understanding what is being said, it is not the gift of tongues. Aside from the apostles, many saints received this gift, like Saint Louis Beltran and Saint Vincent Ferrer. Oh, so, yun po ang ayon sa mga theologians. Pero si Saint Vincent Ferrer ay hindi po sila nag kung tingnan natin. Balikan muna natin si Father, yung explanation ni Father. Dahil ang exorcism kasi, yung Philippine Association of Catholic Exorcists, under po sa umbrella ng
Episcopal Commission on Liturgies and Episcopal Commission on Doctrine, Faith and Doctrine. No? So ito po ang paliwanag ni Father Nunit. Balik natin, ha? With regards to demonic intrusions mm-hmm. into these prayer communities, particularly during the seminars, when we have this baptism of the Spirit, the so-called baptism of the Spirit, the first objection is always this. You know, Catholics, we already have received baptism. There is only one baptism, and there is that baptism of as a sacrament, a sacramental baptism. To use the term baptism of the Spirit is very confusing, okay? But again, that is beside the point. But you see, I noticed that it is during this baptism of the Holy Spirit when these participants who already been baptized as Catholics mm-hmm. start reacting differently, because they were trained ahead of time to roll their tongues and to receive the gift of tongues, and then they start behaving erratically, like, you know, they start rolling their tongues and vocalizing gibberish sounds. We are familiar with this because we see this often. There are some priest friends I know who are in the charismatic movement who also teach the congregation to roll their tongues. But you see, this is not definitely, this is against the Catholic Church's teachings. Lumen Gentium number 12 tells us never to even seek or ask for extraordinary graces. Uh-huh. The thing is, in these charismatic movements, they do not make the distinction between ordinary grace and extraordinary graces. Mm-hmm. For them, everything is just grace. Mm-hmm. So like when they speak in tongues, they don't understand actually what they're saying. Okay, definitely. It could be like conjuring other spirits. Well, it's not just the conjuring of the spirits, but I think the problem is they start associating this gibberish tongue speaking into this is the language of the angels, or this is a gift of the Holy Spirit, as experienced by the first Pentecost during the account in the Acts of the Apostles. But the truth is that was glossolalia that they are doing, this Pentecost movement, this speaking in tongues, modern day speaking in tongues experience is simply glossolalia. Glossolalia is speaking in gibberish tongues. Uh-huh. That was not the experience of the apostles. Uh-huh. The Acts of the Apostles, we read the account of Saint Luke listing all the other language groups that they were there. Mm-hmm. We were Elamites, we were Arabic, we were all of them. Yeah. So these were actually languages spoken by people, yeah. Not gibberish language. Yeah. So in other words, there's a danger to doing that, right? So what do you advise the people, those who are in prayer communities, with regards to this? I always say, you know, this they should stop this. They should stop conducting workshops, because there is actually a separate workshop on tongues. They call it the workshop on tongues. They teach people how to roll their tongues. Mm-hmm. This is really ridiculous. Why? Because if we consider, for example, mga dalubhasa sa exorcist, dahil alam po ng iba't ibang mga exorcist ang mga kaso na may mga nag-walking possessed ng mga ganito, no? At kahit na dyan sa kay Father Darwin, no? So, kaya sabi ng mga exorcist, kahit na si Saint Padre Pio, halos lahat ng gift of Holy Spirit nasa kanya. Pero isa lang ang hindi nangyari. Yung, hindi yan nangyari sa kanya. Kahit pa sa punto por punto, Alvin Kitamundok, lagi naming inulit na ang pag-gift of tongue ay hindi talaga gift of tongue. Actually, ang tawag namin dyan, yama. Bakit? Dahil sa Biblia, ang tunay na gift of tongue naiintindihan ng mga nakikinig. Kaya anuman ang lahi sila, anuman ang lingwahe nila, once na nag-intervene na ang Panginoon na may isang taong magsasagawa ng gift of tongue, kahit anong lahi ka pa, kahit anong lingwahe na meron ka, naiintindihan yan.
Iyan ang aming turo. Kaya yung siya lang, hindi namin yung tinuturo na ano yan, na legit na gift of tongue. Peke yan. Kaya sa amin, kahit patanungin nyo yung ano, yung word becomes life. Charismatic movement namin. Dati, nagsasagawa sila ng gift of tongue. Ngayon, wala na. Nasa loon pa lang kami. Pinagbawal yan. Leader ng charismatic ng WBL versus Brother Wendell Talibong. Harapang nagtalakayan doon sa loon ang isyo, gift of tongue. Dahil hindi naman talaga yan kasama. Bakit? Ang gift of tongue, isa sa mga extraordinary gifts na hindi kailangang nasain ng tao. Naisin ng tao na mapa sa kanya yung gift of tongue, gift of vision. Wala sa amin yan. Gift of prophecy, wala sa amin yan. Kaya sana, before ka nagtalak, nag-research ka muna. Ang problema kasi kay Alvin Itamundo, hindi nagtatanong. Tira lang ng tira, basta lang may maitira. Ulitin ko po, hindi po namin tinuturo ang gift of tongue, gift of vision, at ang gift of prophecy. Pero yung discernment, andito yon, kasama dito. Yan ha. Tingnan natin para maano nyo ang discernment. Eto, nasa page 42 ng Catholic Handbook of Deliverance Prayers. Some general rules for discernment. Ayan. Whether possession, oppression, or obsession, there is a greater probability of the demonic if there is the presence of the esoteric, occult, and sinful activities that occurred right before the onset of the problems. The existence of the following will point to the probability of extraordinary demonic harassment. Bakit kailangan ng discernment sa Ministry of Exorcism? Para malaman kung yan ba ay talagang demonic harassment o may diferensya lang sa isip. Kaya meron kaming discernment. No? Hindi pwede magsimula ang exorcism, ang deliverance, nang walang diagnostic prayer. Kailangan mo nang i-diagnose ang victim para malaman. Kaya talagang kinakailangan at parte ng exorcism ministry ang discernment. Ano ba naman to? Alvin Itamundok, ang dami mo ng palpak ah. Tira ka ng tira, hindi mo na pala alam. Oh. Tinatalaki natin, actually, meron tayo nitong 13 options of discernment para malaman natin kung yan ba isang demonic harassment o hindi. Oh. So, hindi nagtuturo si Father Darwin ng gift of tongue, bagkos ipinagbabawal pa ito. Hindi nagtuturo ng gift of vision, bagkos ipinagbabawal pa ito. Hindi kami nagtuturo ng gift of prophecy, bagkos ipinagbabawal pa ito. Bakit? Mga extraordinary gifts yan eh. Pero yung discernment is part of the exorcism ministry. Kaya, Alvin, nakakatatlong episode na ako, puro palpak mo ang nakita ko. Then, dahil gusto mo na sumagot kami in public, kaya sinasagot ka na in public, at makikita na ng karamihan ang mga kamalian mo. Ang mga kabulastugang pinagsasabi mo, nakikita ng karamihan ngayon dahil sumasagot na kami. Noong una, yan namin pansinin. Baka kasi mapahiya ka. Pero hamon ka ng hamon na sagutin sa public. Ito, sinagot ko na, kaya tiisin mo ang reaksyon ng mga tao, makita nila
ang mga kamalian mo, Mr. Alvin Gita Mundok. Okay? So, mamaya, no? Meron po tayong isang episode. Abangan po ninyo yan sa Straight to the Point.